Start na. Go! Hi, guys! Hello. Anong gagawin ko? Basta mag... Pakilala mo... So, ayan po, ano, magpapakilala po siya kaso bigla po siyang tinawag dahil may parent po. Yan lang yung sa bloopers. Ah, oh, no. So, ilalagay niya daw po yung sa bloopers. So, nahiya siyang ipakilala yung sarili niya kasi... Ewan ko. Kaya niya naman yan. Hi! So, today... Pumaya, go. Andito kami ngayon sa school and nagbibigay kami ng cards. Ayan. We're waiting for the parents. Hello. Kamigay kami ng mga cards sa mga bata for the enrollment. And while waiting for the parents, nag-isip namin gumawa ng isang vlog. So I'm gonna do this vlog with Sir Barbe. Hello. Yeah, and I'm Jander. Oh, we are both teachers here at Yamas Memorial Institute Integrated Formation and Education Incorporated. Napakahaba ng pangalan. Hello, sir. Ano meron? Hi. We're doing a vlog. Ay, panis! Well. Okay, so now, naisip namin, anong vlog ang gagawin natin? Anong content? So, inisip namin, since we're both Neophyte teachers, we're going to give 10 tips. 10 tips to those who aspire to be a teacher. So, para sa mga newly hired teacher teachers. Pala. Sa mga newly hired kasi teachers. Kasi nakasurvive na kami ng 1 year of teaching. So, fresh teacher pa tayo. Fresh teachers pa rin. Mukha na nga lang haggard. Yes, dahil na, you know. Kaya magbibigay kami ng 10 tips. So, let's start! So, salitan po kami siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so let's start. Number 1, sir. Number 1. Number 1 tip as a newly hired teacher or a neophyte teacher, you need to adjust. Okay? Adjust to your co-teachers or your fellow teachers, especially to those seasoned teachers. So, you need to adjust to those seasoned teachers. Sabi nila na... the seasoned teachers and the neophyte teachers will adjust or should adjust to meet halfway, pero that's not true. Hindi, kailangan the neophyte teacher should extend the adjustment to a certain point para ma-meet din natin yung expectation ng mga seasoned teacher. So, hindi lang din naman sa mga fellow teachers mo, but also you need to adjust your lifestyle. You need to adjust your lifestyle kasi you graduate, bagong teacher ka lang, no? So, hindi ka pa sanay maging professional, hindi ka pa sanay maging mabait, hindi ka pa sanay maging role model. So, you need to adjust, you need to really adjust things. So, next is? Number 2, so, you must advance study the topics, especially kung ano yung tuturo mo. Kasi, first year of teaching, nandyan yung i-criticize or susubukan ka ng mga bata kung alam mo talaga yung tinuturo mo. Kaya much better, 2 to 3 topics before mo i-discuss yung topic mo ngayon is alamin mo na yung topic mo. Kasi may mga bata talagang babash ka. Gagawa sila ng butas para mapatunayan na mas magaling sila sa'yo. Pero syempre, exactly. Ikaw dapat mas magaling ka sa kanila. Number 3, sir. Number 3, don't go extreme sa first days of teaching mo. Don't go extreme sa first day of teaching mo. Kasi kami, we're very excited to teach. No? Parang excited kami magturo. Kaya kami extreme talaga on the first week. Extreme. Binigay namin lahat ng energy namin. Yes. Lahat na talino na meron kami. Kahit wala kami talino. Lahat. At napagod kami ng bonggang-bongga. Sakit sa katawan. Napaos ako. No, ilang linggo kung walang boses, ilang buwan akong inuubo. Kasi I go extreme. So hindi dapat ganoon. As a teacher, as a neophyte teacher also, you need to consider your health and some factors. No, kasi may mga physical limitation din tayo, hindi naman tayo mga superheroes. Although excited tayo mag-work, pero dapat you need to know your limitations. So don't go extreme. Kasi ako nagkasakit ako, sir, ikaw ba? Siyempre nagkasakit din, ang hirap yun eh. Kasi kapag nagkasakit ka, hindi mo rin mabibigay yung best mo. Yes. Kaya nonsense din yung pagbibigay mo ng strength. May mako-compromise. So, yeah.
Number four, excited ako. Number four, don't expect high salary at the first teaching. Wala namang teacher, actually, kung magtuturo ko sa private agad, is nag-expect ng mataas na salary. Siyempre, lahat naman tayo nagsimula muna sa mababang salary. So, wag ka mag-expect na sa first year of teaching, makakukuha natin ng 20,000 mataas. Lalo na kung nasa province ka. Sa Maynila kasi, umaabot daw. Pero dito kasi sa mga probinsya dito, no, mabababa talaga ang salary natin. Pero, depende naman sa iyan. Siyempre, kailangan strive tayo ng strive para tumas ang sahod. No? Yeah, so, we are currently planning for to enroll in masters. No? Yes, so, masters. Nag-iipon lang kami para makapag-MA kami. Para tumas ang sweldo. Okay, next. Number five is patience. Course, kailangan mo ng mahabang pasensya. No? You know, maybe you forgot, maybe the other people forgot, we are also millennials. Millennial din kami. Wala rin kaming pasensya. Kumbaga, sanay din kami sa mga bagay that comes in an instant. So, sanay din kami ng hindi nagaantay, sanay din kami ng magalian. So, kailangan pag-teacher ka na, pinili mo tong profession na to, baguhin mo na. No, dapat, you need to have a lot of patience. Especially sa mga bata kasi kailangan mo pangalagaan yung profession mo, kailangan mo pangalagaan yung lisensya mo. Of course, kailangan mo rin pangalagaan at panindigan yung oath mo as a teacher. So, there are times na gusto mo na magmura, there are times na gusto mo na manakit, pero what? Turn off. Yes. Mga times na gano'n. Sinusubok talaga tayo ng mga kakulitan ng mga bata. Pero, love. Kaya patience is a virtue. Exactly. Next, sir. Number six. So, number six is trust yourself. Kaya at the end of the day, you only have yourself, sabi nga nila. Sino ba magtitiwala sa'yo? Siyempre, ikaw. Ikaw ang unang magtitiwala sa'yo. Magtiwala ka sa sarili mo na kaya mong magturo, na kaya mong mag-inspire ng other students, na kaya mong magbigay ng knowledge sa kanila. So, kung iniisip mo na baka hindi mo kasi kaya, so, huwag mo isipin na hindi mo kaya. Kasi pag iniisip mo, sabi nga nila, mind over matter. Kasi once naisipin mo isang bagay, mas nangyayari siya. Kaya kailangan isipin mo positive lagi. Kaya ko to. Yun. Be an optimist person. Optimistic person. Okay, next is, don't let the student know better than you. Yes. So, wag. Yan talaga. Wag, although may mga estudyanteng matatalino. And also, given naman sa ating mga neophyte teachers, so na we don't have the mastery of subject matter pa. Although pinag-aralan natin siya ng apat na taon, eh, hindi naman sapat yung apat na taon na yun for us to have the mastery of the subject matter. Kaya, pero, wag mong hahayaan na mas may alam ang estudyante sa'yo. Now, if they ask questions that you don't know but related to your topic, wag mong ipaalam sa kanila na hindi mo alam. Ako, ang sinasabi ko, pag may hindi ako alam, sabihin ko. We're going to tackle that on the next lesson. So, just keep your question first. So, keep it first. Now, ngayon, sagutin natin yan pag nandun tayo sa topic. Huwag kang advance. Pero may mga sudyante talaga kasing matatalino, sir, no? Sobra. Kaya, don't let them know better than you. Kasi ikaw yung teacher. Kasi, pag nangyari yun, makawalan silang respect sa'yo and you know, your integrity as a teacher will lessen. For example, nangyari sa'yo yun na biglang nagtanong sila ng hindi mo alam. So, pwede mo naman much better kasi kung sila po, okay, assignment ko yan. No, kaysa sabi, kaysa maglampang ka ng knowledge na mali pala. O kaya pagalitan mo yung bata. Alam mo, magaling ka? Oo, magaling ka. Joke lang, hindi mo gagawin yun. Kasi baka mapatawag tayo sa division office. Okay, next, pang-eight na ba? Eight, no? So, pang-eight is enjoy and explore teaching. Yan ang pinaka-importante. Kasi, hindi ka magtatagal kung hindi mo i-enjoy yung bagay ng sa mundo. No? Enjoy mo lang yung pagtuturo, happiness, positive lang. Unapagod ka, that is part of growing. Lagi mo tatagal. Next, na ano ma'am? Commercial! Musa? Bakit, ma'am? Ayun, commercial lang. Sir, hi ka muna, Sir Manny. Nag-webinar kami. Nag-video kami, sir, para ano natin mamaya. Yes. Ayan. Kinis ko dito.
So explore and enjoy teaching, no? Explore mo lang yung mga bagay na gusto mong malaman as a teacher. Yes. 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 One. And then the last one, ninth. Don't trust students too much. Okay, so yeah, you get close to them. You get to be friends with them, pero don't trust them with everything. Kasi, you know, dapat meron pa rin yung, what do you call this, meron pa rin certain level of respect. Limitations. And may limitations pa rin yung closeness nyo sa mga bata. And last one na patapos na tayo. Always respect your competitors and the staffs. Yeah. Siyempre, di ba? Para tayo magigain ng respect kung hindi tayo nagbibili ng respect. With your teachers, co-teachers, especially yung mga season 1 or yung mga mas may edad sa'yo. Greet mo sila kasi hindi ka, sabi ko nga, hindi ka makakagain ng respect kung hindi ka nagbibili ng respect. And not just the teachers, but the other staff of the institution, the guard that you're working with, the guard, the students, and so many to mention. Okay, so overall naman masayang magturo. So, yes. Bye, ma. Nag-uwi ni mga kasamahan namin, nandito pa rin kami. Part of teaching is supervised. Yeah. Kanino pa, Arefan po. Refan po? Doon sa sao. Card po. Kinder. Si Ma'am Shin. Ma'am? Sir John! Excuse naman kay Ma'am Shin, may kukuha ka mo card. Ayun. Working while vlogging. That's what you call multitasking. Magbay kayo na sir, bye. So that's all. That's all. And thank you for listening. Bye! Ang dami ng mga tawala. But we strictly observe social distancing. Bye! Magsusot na ako.